In this episode, I'm going to help you on how to create a counter-based program in your Siemens S7-200. So you better tune in and enjoy! Let's begin creating programs with counter functions. Una, unahin muna natin yung counter app. Lagay tayo ng input. Then, address tayo ay 0.0. The box or the function, type tayo, CTU. Ito yung pinaka-counter app natin. Then, lagay natin name muna is C1. Then, how many counts? We have, lagay muna natin mababa lang, 5. As you can see, meron nakalagay na R dito. Ito yung reset niya. Lagay natin yung stop push button natin. Lagay natin normally close. And then, ay 0.1. Ayan. Kailangan natin nung reset button para once na nag-count na siya, accumulated na count is 5, pwede natin i-reset siya back to 0, yung counting. And then, lagay tayo ng contact. C1. Then, our output. Oops, hindi nilagay yung output natin. So we have Q0.0. Compile tayo to make sure na wala talagang errors. Wala. Then download. Then run the program. Monitor. Let's simulate the program. Paano gagana yung counter natin? Kailangan may 5 counts tayo or 5 press na kailangan gawin. So, we have 1, 2, 3, 4, and 5. So, dapat mag-activate yung output natin. And then, once we press the reset button, kailangan mag-back to 0 and then off ang output natin. Saan natin madalas na pwedeng gamitin to, itong counter functions natin? Pwede yun sa mga instead na push button yung ilalagay natin dito to para makapag-accumulate ng countings, pwede ring sensor. Dun sa mga pagbibilang ng mga papel, pwede yun. Once na-reach yung counting natin, pwedeng ihiwalay, i-separate na yung papel na, no, na nabilang. Pwede rin sa mga objects, magda-drop dun sa conveyor, mga ganong scenario. Now, let's try also yung counter down. Out natin to and then stop the program. Then palitan natin to ng counter down CTD. And lagay tayo C1 ulit para hindi na babago. Then 5. So still, ang binago lang natin yung function. Compile tayo. Wala. And then download. Simulate tayo ng program for the counter down. As you can see, meron na siyang 5 value dun sa C1 natin. So, kapag nag-counter down, dapat kapag nag-press tayo, bababa na yung bilang nun. So, press tayo. 1. So, naging 4. 3. 2. 1. And 0. So, activated siya. Counter down natin. Pero kapag pag in-observe natin mabuti, yung counter down, halos kaparehas ng ng counter up, di ba? Yun. Medyo peace lang doon, Siemens. Parang parehas yung pagkaka-operate nilang dalawa, counter up and counter down. Parehas na parehas. That's why, one of the mobile apps na na-discover ko, yung PLC Ladder Simulator, ang nakalagay lang doon sa pinaka-counter functions nila is counter up and down. Yun lang ang meron. Kasi, ang nakikita kong reason, kasi parang parang may repetition of functions dun sa pinaka-functions ng mga counter natin. Instead na maglalagay pa ng counter down, hindi na. Kasi, halos parehas lang naman ang operation. Yan naman yung opinion ko dun. Pero, if ever meron kayong suggestion pagdating dun sa counter up and counter down ng Siemens S7-200, pwede naman mag-comment sa video natin. Then, next, we have counter up and down. Out natin to, and then stop the PLC. Tanggalin natin itong
Yun nga lang, wala tayong ano, tawag dito. Wala akong nakakabit na another push button. So, maglagay tayo. Counter up and down. So, yun lang ang problema kasi dapat tatlo yung buttons na nandito. Kaso, dalawa lang yung nakakabit. Anyway, papakita ko na lang kung paano mag-create. Kailangan meron tayong reset dito. Another contact, which is I0.2. And then, maglagay tayo ng name, C1. Then, pwedeng 10 counts. Sa counter up and down, na nangyayari lang, ganito lang siya kasimple. Once na nag-press ka dito sa, ano, wait lang, i-download natin para makita lang muna yung monitoring. Although wala tayong reset button. Yun lang naman, ano. Okay. Ito, gumagana yung counter up and down natin. Kapag nag-press tayo dito, ay 0.0. Yan, mag-accumulate ng time hanggang 10. So, activated na siya. Now, kung gusto mo namang i-off yung contact, mag-backward counting ka lang. Gamit yung I0.1 natin. So, from 14, ilan dapat yung ika-count natin para mag-off yung Q0.0. We have 5 counts. So, 14, 13, yan. 10. Still, gumagana pa rin. So, dapat mag-press pa tayo ng isa para mag-off. Ganyan lang gumagana yung ano natin, counter up and down. Pabalik-balik lang. Kung gusto mong paganahin ulit, kailangan mapunta lang sa 10. And then, mag-off ka one step backward. Kapag gusto mong i-reset yung ano, yung counting dito sa counter function natin, kailangan meron lang tayong I0.2 na nakakabit para i-press. For the meantime, wala akong nakikabit. Medyo matatagalan tayo kapag naglagay pa ako. In any way, yun naman yung pinaka-purpose ng counter up and down. Yun, depende sa mga circuits natin kung saan natin pwedeng gamitin yung mga counter functions. So, see you on next episode, guys. I hope napanood nyo na yung mga previous lessons natin para at least tuloy-tuloy lang yung mga PLC programming sessions natin, especially dun sa may mga hawak ng units para at least magagamit nila. If ever may questions po kayo regarding sa S7200, saan makakabili, pwede kayo mag-comment dun sa comment section natin. I-drop nyo lang yung email admin nyo or any. Pwede kayo mag-chat. And then, pwede ko kayo i-direct dun sa supplier ko dati kung paano kayo makakabili. I hope na, ano, sana pwede pa rin siya makontakt kasi medyo COVID eh, MECQ pa. So, baka mahirapan tayong makahanap ng unit na yan. Yun lang guys, thank you and goodbye.